hindi medical worker. Ang pulburon to. Depende yan kung ilan ang natira mong pulburon. Depende yan kung ilan ang natira ni bangag na pulburon. Yan ang isalaksak nyo sa mga jutak nyo, mga hinayupak kayo, na hindi kayo gumagamit ng jutak. Lahat na lang pinasok nyo, judge, maestra, doktor ngayon. Diba? Eh kung ako kaya magtanggalin ko kaya yung mga shoulder ninyo. Ha? Oy, eto ha, mga pulburonic dyan ha. Ang pagpapagaling, kung bata ka at healthy ka, mas mabilis kang gumaling. Pero pag amoy lupa ka na, katulad ni Abante, medyo matagal ang pagpapagaling yan. Lalo na kung may bisyo ka pa, katulad ni Pangag na nagpupulburon, at marami na nararamdaman, medyo... Okay, mga kababayan, ito ang mga mainit na reaction ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat, mga kababayan. Ito, panoorin natin ito si Maharlika. Ay matindi ito ang kanyang mga expose, ang kanyang mga birada laban dito kay Bangag at itong mga tulungista dyan sa Tuadcum. Mas lalo na itong Abante. Ay panoorin natin ito si Maharlika. Talagang dito magising kayo sa katotohanan. Maano yan, matagal. Anyway, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na lahat na ng mga profesyon ay inako na ng mga buwakan ng ina sa Huwad Committee. Marunong pa kayo sa doktor? Alam mo, nakakabuyat. Ito si Pedro, ganito. Dalawang araw lang gumaling na. Eh ako nga, ganito, ganun-ganun. Ikaw ba yung na-surgery? Hindi mo alam eh. Hindi yung alam ang buwakan ng genemission. Baka may naiwan na something doon or you know, for the heck. Buisit na Marcos Bangag na to dahil sa'yo to eh. Bangag eh, buisit ka. Tumira na lang tayo. Kunyari ako si Marcos. No? Ayun mga kababayan, ginagaya na si Bangag ni Maharlika. Oh. Naglagay na rin ng pulporon sa ilong si Maharlika. Hindi na niya natis. Para na rin ito si Marcos Bangag, si Maharlika. Tuloy-tuloy natin panoorin, mga kababayan natin. Reaction. Let's go to the exciting topic. The exciting topic is naduwag si Bangag. Mainit-init pa. Okay. Mayroong... ano na kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, talagang babagitin na yan. Ayun, mainit-init pa ha. Ibig sabihin, breaking news ito. Mga kababayan natin, itong mga expose ni Maharlika ngayon ha. Panuorin natin ito kasi marami itong ano, mga expose. Ay talaga mas lalo dito kay Inday Sara. Magsalita na si Inday Sara ay yari na itong mga Bangag. Gusto naman siguro nilang gagamitin si Inday Sara, mga kababayan natin. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo ah. Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo ayon sa ating puting as. Nako! Nabuking na naman ito si Bangag. Gusto palang aregluhin si Vice President Inday Sara Duterte. Nako, Bangag. Hindi na yan obra ang panggagamit ninyo. Alam ng taong bayan ay si Inday Sara ginagamit lang ninyo. Mga hinayupa kayo ha. Ngayon, gusto niyo namang hulahin si Inday Sara. Sabi nga ni Inday Sara, hindi siya bayaran na tao. Kung narinig niyo lang yung ano niya, yung in-interview siya, siya lang ang tao nga hindi bayaran. Hindi na kayo makaulit, hindi na kayo makalapit kay Vice President Inday Sara Duterte. Inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit si Aimee, pero for sure hindi na magtitiwala dyan si Inday. Manggagamit si Aimee.
na booking ka tuloy. Ay ni Marcos, magagamit ka pala talaga. Kaya noon nga sabi ni Vice President Ibe Sara Duterte, manggagamit. Ayun, na booking tuloy kayong manggagamit talaga itong mga Marcos na ito. After all, mapati-pati ka din sa ilang mga linti na pang dumabala. Okay, longgo yun. Nitigal mo siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binabudol na naman. Alam nyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday. At may... Yan lang babae, mga kababayan. Babae nga astig. Ay talagang palaban ang ating Vice President, no? Hindi na natin to tawagin Vice President, Presidente na ito dahil wala nga daw Presidente kasi ang Presidente hindi marunong magiging Pangulo sa bansang Pilipinas. Kaya nga ang ating Presidente ngayon, Inday Sara Duterte na ang bagong Presidente. Dapat lumayas na kayo dyan, mga banga kayo dyan sa palasyo. Sinayang ninyo, nilustay ninyo ang pira ng taong bayan. Ayay, nanggigigil na ako. Mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na wala, hindi niya alam. Hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinaggagawa ng kanyang asawang pusher. Asawang butod, budlo, putot, giatay, alpot, patutot, karat. Utragis, ang tagal ng panahon, hindi niya alam ang ginagawa sa kanyang asawa at nitambaloslos kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, hugas kamay itong bangag talaga, ay talagang bangag itong presidente dyan sa bansang Pilipinas. Gusto niya kausapin, ang tagal ng panahon, nga nagkagulo ng dyan, nga hinayaan lang niya, hindi siya nagsalita. Ano siya, bingi siya? Bulag siya? Anong ginagawa niya dyan sa palasyo? Kung hindi niya alam ang ginagawa sa kanyang asawa. Di ba? Ang kanyang asawa, ang presidente, hindi nga siya presidente. Biga-biga, panantanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos, ni Martin Romualdez kay Sara. Kaya nga sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. De, sabi ko lang sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niyang hinayupak na yung bangag, eh talagang bangag. Sabi ko sa kanya, ano, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Eh, sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, o sabi na hindi alam ni bangag. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam. Ang ginagawa ni Lisa Bartek, ha? At ni Tambaluslos kay Inday Sara, after niya mag-speech na ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara, baka ako ng hospital nito sa kapulboron ko. Ayun, nasabi na si Maharlika dahil singot na niya ang pulboron. Ganito ba talaga magpulboron? Tumigil na nga ako, kunyeta, baka yan, you know, baka masugod tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa ano, pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Oh, tingnan mo, nagpulbus na. Okay, anyway. Bangag talaga. Sabi niya, areglohin daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting. Dahil hindi daw niya, hindi naman daw niya kayang, hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya at hindi niya makakontrol. Hindi po, tanga ina mo, Marcos Jr. Kasi gusto niya makipag-ariglo ni Inday Sara dahil malapit na, baka na, ano na niya, naamoy na. Nga talagang sipain sila, patalisikin sila dyan sa palasyo. Kaya siguro naamoy na niya. Ay, gusto na niya makipag-ariglo. Hindi niya kayang arigluhin si Inday Sara. Kaya sabi ni Inday Sara, kung kalaban kita ay talagang kalaban na kita habang buhay. Hindi ka lang under desire, inutil ka, bangag ka,
Hindi lang in hotel, adik pa, bangag pa. Lumayas ka na dyan. Hindi mo nakukontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga pabukas. Ayun, breaking news ngayon, ha? Breaking news ang expose ni Maharlika. Kababayan, hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsuktsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Mga kababayan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe, pakilike, maraming salamat. Lagi natin subaybayan ang mga vloggers na naghatid ng katotohanan katulad ni Maharlika. Lahat ng mga vloggers, DDS vloggers, suportahan natin kung kayo ay solid Duterte. So ngayon, pakisubscribe sa aking channel, maraming salamat. Ito, tuloy-tuloy natin panoorin si Maharlika. So, anyway, ngayon, makikipag, ano ba si Inday? Makikipag-areglo? And then, of course, never again. Yes. Number one, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuwaan ng security detail? Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara. Never again. Kasi na... Ang tawag dyan, mga bastos talaga yan. Mga bastos yan para kala nila sarili nilang bansa. Nagsigasigahan itong mga tambaluslos at ito si Lisa Stanas. Kala nila sa kanilang bansa nga pinapahiram lang sila ng taong bayan. Dapat talaga ay hindi yan karapat dapat manatili dyan sa palasyo, ay dapat talaga ay hilain yan palabas yung mga hayop na yan. Nakapanggigigil talaga kung kayo ay solid supporters ng mga Duterte, kahit hindi, kahit kaping kayo, ay talagang manggigigil kayo dito kasi binabalahura na ang ating bansang Pilipinas nitong mga magnanakaw dyan sa Pilipinas nga nakaupo ngayong presidente at itong tampaluslos na putragis. May nagbabadya. Natatakot si Pangagda, hindi niya matapos ang kanyang. Bakit hindi na nga abutin yan ng ano eh, you know? Hindi na abutin yan. Konting kembot na lang yan. Kaya kumilos na nga yung sin, no? Hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa daw, kasi hindi naman nakukontrol ni BBM, sabi ng emisaryo ni Bangag. And then, the more na lumakaya sa dyan, tama nga siya sanabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kakahiya yan kay Bangag. Ay kahapon. Presidente siya, di ba? Con, you know? Hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. Tama. My God! Do you think? Well, hindi, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-arego. Ay, mi Marcos, huwag ka nang magpabudol. Huwag mo nang budulin si Sara. Huwag mo na kaming budulin, mga putang ina ninyo. Ito naman si Amy Marcos, umiipal ngayon dahil malapit ng eleksyon para siya bang makakuha ng boto, para siyang makahakot ng mga supporters ni Inday Sara sa mga Duterte. Kaya ang umiipal ito, umiskina. Ang dami ng panahon na niloloko si BP, di ba? Nasaan si Amy? Hindi nagsalita. Ngayon, umiski na itong babae na itong manggagamit. Huwag niya na yan ibuto. Huwag na natin ibuto yan, mga DDS. Ay talagang ibagsak na yung mga tao na yan. Dapat talagang diretso tayo, DDS, yung mga ano sa PDP kay Tatay Digong. Yan ang suportahan natin para sureball doon sa Senado. Nakapanggigigil na talaga. Nakapanggigigil na. Kahit ako, nanggigigil ko eh.
mga buwakan ng ginemis ninyo. Mga inutil kayo lahat, mga kawatan kayo. No, tumubo. Ito tawa lang tayo. Ang inyong mga dugo na nanalaytay sa dugong kawat. Ang kapal ng pagmumukha nyo, sana kunin na kayo lahat ni Satanas. Anyway, number two. Hindi lang kapal, buhaya pa. Magnanakaw pa. Pinuno pa nila bulsa. Paano na lang kapag, tinanong nyo, kapag nagkaanohan na yan sa Pilipinas, nagsinglayasan na yan sa ibang bansa yan, dahil puno na. Dahil kapag si BP nang makaupo, ay sigurado, lalayas na yan mga kongresista dyan, mga magnanakaw. Kasi takot mabalikan, ay sigurado, dapat lang balikan yung mga potragis ng mga hayop na yan. Yung mga kaso ngayon na gusto nilang i-file kay Inday Sara. Yung impeachment na yan, do you think makikipag-areglo si Inday? Alam nyo, yung ginagawa kay Inday Sara, mga palangga, mag-a-agree kayo. Unang ginawa nila yan kay Maharlika. Si Maharlika, yan na din. Akala nila matitinag at tatahimik na ako. Tama. Ngayon, si Inday pinapailan pa lang kaso. Ako, 4 cases. Guys, pakisubscribe, please. Ang pagkakaso, lang. Bakudyo please, guys. Please, please. Dismissed with prejudice. Number 2, Quiñones versus Contreras still ongoing. Number 3, nakaso sa akin. Proxy cases ng bangag na administrasyon na ito. Melquiades Robles, nandyan kawatan sa PCS versus Contreras dahil daw ang kanilang pangalan ay puro kawatan talaga. Pain ko daw sila o dinodomisan. Mga putang inang ito, mga kawatan. Yan ang nagkaso sa akin. Number 4, Elizalde ko. Ayan, chairman ng Committee on Appropriation. Sinabi nila, apat yan. Pumunta sila dito sa Amerika, gumastos ng pera ng bayan dahil sa kagustuhan ni Lee Satanas. Napatahimikin ako. Kami, now si Inday Sara. Si Inday Sara, di ba? Anong sabi ni Inday Sara sa kanyang press con? Pinag-aaralan pala, pinaghandaan na nila last year pala yung mga kaso, especially impeachment, dahil binanggit na yan ni Castro. Franz Di Castro. Castro. Franz Castro. Na kung saan convicted, di ba? Sinabi ni Inday kagabi sa kanyang mga sa kanyang press con. Okay? So ngayon, mga palangga, impeachment, death threat ni Inday Sara, pang-haharas nila sa mga staff, kay Attorney Lopez and everything. Do you think, Ma'am Bubudol, Ma'am Gagamit, I mean Marcos, o lahat ng mga emisaryo na gustong buduli na naman si Sara dahil na kikita nyo na hindi aayon sa inyo ang majority. Kahit in-increase, ay kahit di nagdagan, ito nga military. Talaga bang bobo kayo? O nagbububuan kayo? Dinagdagan kayo ng konting barya na allowance nyo everyday. Pero, mga palangga, aray ko? Okay, tignan natin dito. Okay. Alright, tignan natin ang ating listahan ng kapalaran. Yung iwan ko ba? Ito na din mga military, no? Barya-barya lang dinagdag sa kanila. Kapit tuko na sa bangag. Hindi pa rin nila ba napansin? Di ba? Na yung presidente nila ay bangag, adik. Tapos, pinoprotektahan nila. Dapat, ginila nila na yan palabas. Pinapalabas na nila yan sa Malacanang. Kasi, wala na talaga. Yan bang, pamana sa, mga kabataan, apo, ang ating bansa, nga naghihirap lalo. So, yun lang ang aking reaksyon, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa pagpanonood ninyo dito sa aking channel. Duterte! Basta Duterte, tatak Duterte, sulit tayo, Duterte.